Hira ng tatay ko ang pagkababae ko. Gag***** siya! May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files Part 2. Natakot akong panindigan yung nararamdaman ko sa kanya dahil sa background ng family ko. Si Arky, panay ang balik sa akin. Pero wala akong ibang ginawa kundi itaboy siya palayo. Wala siyang ibang ginawa kundi mahalin ako. Kahit hindi niya alam kung bakit pilit ko siyang tinataboy. Kung dati, iniwasan ko siya dahil sa family background ko. Ngayon, ay iiwasan ko ulit siya dahil buntis na ako. Yes, DJ Rocky. I got pregnant. I got pregnant by the man I am living with since 2015. Nakipag-live-in ako agad sa lalaking nagbigay ng comfort sa akin at yumakap sa lahat ng insecurities ko. With him, I don't have to explain who I am dahil alam na niya. Siya rin yung nandiyan nung panahong stress na stress ako. At ang dami kong tanong sa sarili ko. I almost turned my back to God that time kasi feeling ko ang malas-malas ko. Pakiramdam ko ay binigyan niya ako ng isang malas na buhay. In the year 2015, I went through a lot. At yung lalaking kasakasama ko hanggang ngayon, siya ang sumagip sa akin sa lahat ng pagkakalunod ko. Kung iisipin, ay ang bata ko pa para gumawa ng ganong klaseng desisyon. Yung klase ng desisyon na napakalaki. Kung bakit ang dali kong nagdesisyon na sumama sa kanya ay hindi ko na alam. Siguro dahil sa desperation, loneliness. Feeling ko, naliligaw ako. Hindi ko alam. Basta ang alam ko. At gusto ko, I wanna get out of the life I have before. Hindi ko na iniisip ang kung ano paman at sumama na ako sa kanya. He was my escape sa magulo kong mundo. Walang magawang pamilya ko eh. Nagmatigas ako at sinabi ko na gusto ko nang umalis at mag-asawa. Wala silang nagawa. Hinayaan nila ako. Sa schoolmates ko, ang tanging best friend ko lang nakakaalam ng ginawa ko. Inisip ko noon na hindi naman nababalik si Arky. Kasi wala naman akong narinig sa kanya noon eh.
Inisip ko rin na siguro nga ay hindi naman siya seryoso sa sinabi niya noon. I also assumed na pag tumagal na, ay makakarating kay Arky ang balita pero hindi pala. All those thoughts that I had back. Then ay mali. Hindi ko inaasahan na babalik si Arky sa buhay ko. Pinungunahan ako ng selfishness at hindi ko sinabi sa kanya ang totoo. Masyado akong nagsaya sa thought na seryoso pala siya sa agreement namin. Sa totoo lang, hindi ko naman talaga inakala na ipo-pursue niya ako. Akala ko mananawa din siya at aalis na ng tuluyan sa buhay ko hanggang sa eto. Eto pa rin siya at bumabalik. Paano ko sasabihin sa kanya na hindi ko na siya nahintay at nagmahal na ako ng iba? Paano ko sasabihin sa kanya na buntis na ako at hindi na kami magiging pwede pa? Inaamin ko na sa nagdaang taon ay naging selfish ako. At inamnamang kilig at pagmamahal na ino-offer sa akin ni Arky. Naging unfair ako sa partner ko at sa kanya. Na habang nasa barko ang partner ko, ay ligayang-ligaya naman ako sa presensya ni Arky. At habang umaasa si Arky, ay may ibang tao na akong pinagsumpaan ng pag-ibig. Ganun pa man ay hindi ko pa rin nasabi kay Arky ang kalagayan ko. I chose to ignore his message. I had to live by my own decision, lalo na't may bata na sa sinapupunan ko. How I wish, na mabalitaan niya sa ibang situation ko, dahil hindi ko kayang manggaling sa akin to. After a month, nanganak niya ako. Beautiful baby girl. My princess. Hindi ako ma-post na tao, pero sa tuwa ko, ay pinost ko ito sa MyDay ko. Ilang sandali pa ay nakatanggap ako ng message from Arky asking, sino yung bata? Huminga ako ng malalim at nagdesisyon na sabihin sa kanya ang totoo. Anak ko, sabi ko sa kanya. Totoo ba? Reply niya sa akin. Sinagot ko naman siya ng oo. Parang napupunit ang hininga ko habang tinitingnan ang screen ng phone ko habang typing siya. May asawa ka na? Tanong niya ulit. I never posted about my status on Facebook and I kept my relationship private. Walang nakakaalam ng sitwasyon ko maliban sa mga taong malalapit sa akin. Sa chat niya ay sinagot ko siya ng oo. Handa na ako sa kung anong sasabihin niya. Hinanda ko rin ang sarili ko doon. Deserve ko kung magalit man siya sa akin at makatanggap ako ng masasakit na salita, pero ang reply niya lang ay kaya pala. Hindi na ito nasundan. Ibang-iba sa inasahan ko. Hindi na ako naglakas ng loob na tanungin pa kung ano ang ibig niyang sabihin dahil gets ko naman ang ibig niyang sabihin. Simula noon, ay wala na akong natanggap na mensahe pa mula sa kanya. To Arky, patawarin mo ako sa pagpapaasang ginawa ko sa'yo. High school pa lang tayo, ay hindi na ako naging honest sa'yo. Alam ko na dapat una pa lang, ay nagtapat na ako sa iyo. Hindi man nabigyan ng pagkakataon na maging tayo. Nagpapasalamat pa rin ako.
minahal kita sa paraang alam ko. Patawarin mo ako kung naging selfish ako sa mga naging desisyon ko. Hinihiling ko na sana ay matagpuan mo ang pagmamahal na nararapat sa iyo. Hindi talaga tayo bagay. Hindi ako deserving sa pagmamahal na meron ka para sa akin. Ngayon, ay isa na akong ganap na guro. Nagbabalik ala-ala ang nakaraan namin ni Arky sa tuwing nakikita ko ang mga estudyante ko. Ganitong edad na nagsimula akong umibig. Ganitong edad na magsimula akong masaktan. Kaya naman sinasabi ko palagi sa mga estudyante ko na unahin ang pag-aaral bago ang pag-ibig. Dahil kung tunay ang pag-ibig, ito'y makapaghihintay. Sana po ay may matutunan kayo sa aking kwento. At hinihiling ko na huwag ninyong gayahin ang mga maling desisyong nagawa ko. Sa ngayon, masaya akong namumuhay kasama ng dalawa kong anak at ng lalaking siyang pinili kong makasama. Maraming salamat, DJ Rocky. Muli, ako si Shea. At ito, ang aking secret file. That secret file was shared to us by Shay. Huwag daw nating gagayahin ang maling naging desisyon ng ating secret file sender. May nagsabi dito, once a teacher, always a cheater. Oy! Hindi ganun yon. Hindi nasusukat sa tagal ng existence mo sa mundo, ang pagiging cheater mo, o hindi siya nasusukat sa profesyon na meron ka, hindi rin siya nasusukat sa bilang ng mga naging ex mo. At hindi rin po siya nakadepende sa sexual preference or orientation mo. Choice ng isang tao ang magloko. Choice ng tao ang magpaasa. Oo, masama yung ganun pag alam mong hindi ka nagiging totoo. Buti na lang talaga kami dito sa Love Radio, totoo lang. Kaya nga kami yung naluloko. Charot, winarot. Kailangan pa bang i-memorize yun? Anyway, I would love to listen to all your thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Kinaya mo ba yung pagtatapat ng ating secret file sender na na-jauntis pala siya ng lalaking pinili niyang makasama back in 2015 dahil pakiramdam niya yung lalaking yon ang naging escape plan niya or escape niya sa lahat ng mga kaguluhang nangyayari sa buhay niya. Sa totoo lang, may mga kanya-kanya talaga tayong rason kung bakit tayo nagde-desisyon sa buhay natin. Kumbaga, okay, bakit ang isang tao biglang umalis ng bansa? Hindi naman yan, wala lang, trip niya lang. Pwede, diba? Pwedeng isang rason yun. Pero hindi mo pwedeng i-generalize na lahat ng tao, ganun yung reasoning. Yung iba nagpapakasal dahil mahal talaga nila yung tao. Yung iba nagpapakasal dahil malaki yung pera. Diba? Parang iba-iba ng rason. So sa ating secret file sender, pakiramdam niya yung pagkikipagsama, hindi pala pagpapakasal, pagsasama nila nung lalaking yun ay makakatanggal sa kanya doon sa putikang kinalalagyan niya.
It's more of understanding the rationale of a person kung bakit niya ginawa yung mga bagay-bagay. Mas maintindihan natin at mas matututo tayo doon. Anyway, I would love to listen to your thoughts. Kaya naman abangan ko po yan sa aking pagbabalik. Kasama niyo po si DJ Rocky. And you are listening here sa station number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Shay's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!